His cold, cruel heart, written by Matilda Bratt. Chapter 1. Ano na? Anong natutunan mo sa nakaraang taon? Napatingin si Harry sa telebisyon. Napatitig siya sa talk show host na nagtatanong sa kanyang guest. Hindi niya narinig ang naging sagot ng guest dahil kusang naglakbay na ang kanyang isipan. How about her? Ano bang natutunan niya sa nakaraang taon? Sa dami ng problema niya, hindi na niya naisip yun. Walang magandang pagtutunguhan ang pagiging pakialamera. Yun, yun siguro ang natutunan niya. Napabuntong hininga siya at pumalik sa pag-chat ng kanyang email. Tinignan niya kung may sumagot na mula sa mga kumpanyang inapplyan niya. Wala. Wala pa rin. Sa dami ng inapplyan niya, Nisa ay wala siyang natanggap na sagot. O ate, ano na? May sumagot na ba? Si Hannah, ang nakamabata niyang kapatid. Kinuha nito ang remote control sa mesa at pinatay ang telebisyon. Wala pa nga eh, sagot niya. At muling chinek ang kanyang email. Huwag kang mag-alala ate, makakahanap ka rin ng trabaho, sagot ni Hannah. Kinuha nito ang isa pang remote control at pinatay ang air conditioner unit. Sana nga kasi ang dami na nating bayarin. Kailangan ko pang mag-ipon para sa pag-aaral mo, sagot niya. At nakitang pinaandar ng kapatid ang electric fan. Nagtaka siya sa ginawa ng kapatid. Anong ginagawa mo? Nagtitipid ng kuryente. Natatawang sagot ni Hannah pagkatapos ay umupo sa may harapan ng nakatatandang kapatid. Kinuha nito ang magazine na nasa mesa. Nabangiti si Harry. Natutuwa siya dahil marunong magtipid ang kapatid niya pero nalulungkot din siya dahil alam niyang nahihirapan rin ang kapatid niya sa pag-adjust sa mga pagbabago sa kanilang buhay. Inapplyan mo na ba yung job opening na nakita natin sa magazine? Tanong ni Hannah habang binubuklat ang mga pahina ng magazine na hawak-hawak. Oo, nag-apply na ako kaninang umaga. Sagot niya at isinara ang screen ng kanyang laptop. Wala na yata siyang ibang magawa ngayon kundi maghintay. O ano to? Nakunot ang noo ni Hannah. May tunuturo ito sa magazine. Bago ba ang issue na ito? Tumango si Harry. Nagtataka siya sa nakita ng kapatid. Oo, bagong issue daw yan, sabi ni Aisha. Noong isang araw niya yata yan nabili. Ang tinutukoy niya ang kakilala niyang nasa kabilang kondo. Ang sosyal na si Aisha na nagtatrabaho sa isang hotel. Biglang natawa si Hannah. Lalong nagtaka si Harry kaya't nilapitan niya ang kapatid. Anong meron? May joke pa? Tanong niya sabay tingin sa binabasa ni Hannah. Usahin mo, hindi ko alam kung totoo ba ito. Humahagikik na sagot ng kapatid niya. Kinuha ni Harry sa kapatid ang magazine at binasa ng malakas ang tinutukoy nito. Wanted, wife for Liviation Laferrante. Interested applicants may apply in person at Laferrante Group of Companies, 21st floor. Napatigil si Harry at sinuri ang hawak ng magazine. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Parang prank yata ito. Sino ba si Olivier? Siya ba yung nakilala mo sa office party ninyo noong isang taon? Tanong ni Hannah. Tumango lamang si Harry at muling tiningnan ang ad. Wala siyang ibang nakita ang impormasyon maliban sa binasa niya. Hannah, buksan mo nga yung laptop at i-google mo itong si Olivier. Utos niya sa kapatid. Malamang ay biro lamang ang ad na iyon pero hindi niya maiwasang mag-curious. Mabilis na nag-type si Hannah sa laptop niya. Maya-maya ay nalaki ang mga mata nito. OMG. Ano?
Bakit? Curious na tanong ni Harry habang nakatingin sa shock na kapatid. Trending si Olivier ngayon, ate, sagot ni Hannah. Talaga? Hindi makapaniwala ang tanong ni Harry. Tumayo siya at tumabi sa kapatid. Nakita niya sa laptop ang sinasabi ni Hannah. Trending nga si Olivier Sean LaFerrante. Ito ang usap-usapan sa social media. Kahit mga artista at celebrities ay ito ang pinag-uusapan. Subukan mo kayang mag-apply, ate, sabi ng kapatid niya. Tumawa si Harry. Hindi siya makapaniwala na sasabihin yun ng kapatid niya. Hay nako, tumahimik ka nga dyan. Wala akong pakialam sa kalokohang yan. Sige na, ate, try mo lang. Wala namang mawawala kung susubukan mo, diba? Natahimik si Harry nung makitang seryoso ang kapatid niya. Ano ba ang pinagsasabi mo, ha, Hannah? Wala siyang panahon sa mga walang kwentang bagay. Ang importante para sa kanya ay makahanap ng trabaho para mabuhay sa dalawa ng kapatid niya. Maganda ka, ate, matalino at mabait pa. Sigurado akong hindi ito beauty pageant na beauty ang brains ang puhunan. Magiging asawa ni Olivier Sean LaFerrante ang pinag-uusapan dito, Hannah. That guy is rich, handsome, hot, and again, rich. Putol ni Hannah sa sasabihin niya sana. Iyon na nga eh. Bakit pa kailangan mag-advertise ng isang Olivier Sean LaFerrante na naghahanap siya ng mapapangasawa? Hindi ka ba nagdududa? Kinuha ni Harry mula sa kapatid ang laptop at pinatay iyon. Ayaw na niyong pag-usapan pa ang paghahanap ng asawa ni Olivier Sean LaFerrante. Umirap naman si Hannah. Napahalukip-kip ito. Isipin mo nga, ate, ito na ang kasagutan sa mga problema natin. Muli siyang napatitig sa kapatid. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Hannah Noval, hindi ka ba nahihiya sa pinagsasabi mo? Ano ang parating sinasabi ni daddy sa atin, ha? Ate naman, ano, sabihin mo. Umirap si Hannah bago sumagot. There is no shortcut to success. Mahinang sagot ni Hannah. Tama, huwag mo kalimutan mga salitang yan. Kung ano-anong bagay na pumapasok sa isipan mo. Tumahimik na lamang si Hannah. Nakahinga naman ng maluwag si Harry dahil hindi na nangungulit ang kapatid niya. Marami siyang dapat isipin at hindi kasali doon ang advertisement ng isang mayamang walang magawa sa buhay. Pero ate, isipin mo lang kung ikaw ang, oh my God, Hannah, pwede ba tumigil ka na? I don't have time for rich people's useless games. Hindi na niya napigilan ang sarili. Mayaman din naman tayo dati, ah. Hindi mo ba namimiss ang mga panahong yun, ate? Muli siyang natahimik. Napatitig siya sa kapatid. Nakayuko lamang ito. Naawa tuloy siya kay Hannah. Sa mga nakalipas na 4 na taon, ay wala siyang ibang nagawa kundi ang kumayod ng kumayod, ngunit hindi pa rin nagbago ang buhay nila. Hannah, mahinang sabi ni Harry. Hindi niya alam kung anong isasagot sa kapatid. Hindi sila lumaking mayaman, pero hindi rin sila mahirap. Nasa high school lamang siya nang maging matagumpay ang negosyo ng mga magulang nila. Bigla silang yumaman. 8 taong gulang pa lang si Hannah noon. At lahat ng gusto nila ay nakukuha nila. They lived like that for 6 years. And then everything stopped. Nawala sa kanila ang lahat, pati ang mga magulang nila. Ngayon, ay silang 2 na lang ang naiwan. Sige na, ate, mahinang sabi ni Hannah. Nag-angat ito ng mukha at ngumiti. Susubukan mo lang naman. Kung hindi ka mapili, eh, okay lang, diba? At isa pa, kailan ka pa ba huling nagka-boyfriend? Hannah, gulat na sabi ni Harry. Si Olivia Sean LaFerrante na ang pinag-uusapan natin dito, ate. Kahit hindi ka man mapili, at least makakausap mo siya muli.
Wala ka na ibang inatubag kundi magtrabaho. Give yourself a break and have fun. Napatawa si Harry sa sinabi ng kapatid. Alam niyang wala siyang chance kay Olivia Shan LaFerrante. Sa dami ba naman ng mga babaeng naghahabol dito, ay wala talaga siyang pag-asa. Ayan, tumatawa na siya. Upayag na yan. Umiling si Harry. Di siya makapaniwala sa kapatid. Fine. Basta huwag kang umasa na mapili ako, ha? Kayang sinabi ko, I'm just going to have fun. Hindi siya makapaniwala na pumayag siya sa kalokohang sinasabi ng kapatid. Yay! So, ano ang susutin mo? Continuation of Chapter 1. Hindi mapakali si Harry habang nakatayo at naghihintay sa elevator. Kinakabahan siya, lalo na't pinagtitinginan siya ng mga taong nasa tabi niya. Nagsisisi tuloy siya kung bakit pa siya nakinig sa kapatid. Pagpasok pa lang niya sa building ng LaFerrante Group of Companies, ay pinagtitinginan na siya ng mga tao, lalo na ng mga lalaki. Hindi naman siya binabasos ng mga ito. They were just looking at her longer than she liked. Hindi lang talaga siya sanay sa atensyon, at hindi siya sanay sa suot niya ngayon. She doesn't even look slutty. Siniguro niyang hindi siya magmumukhang desperada kapag nakaharap niya si Olivier. Ang suot niya ngayon ay malayong-malayo sa simpleng pang-opisinang nakasanayan na niyang isuot. She's wearing a deep V-neck white long-sleeve blouse. Chiffon ang tela ng blouse niya at medyo manipis, kaya't skin tone bra ang isinuot niya sa ilalim. Nakatakin naman sa high-waisted black capri pants ang suot niya. Simple nga lang yun. Ang nakatawag pansin ay kung paanong kumapit ang suot niya sa kanyang katawan. She's not bearing too much skin, but her outfit hugged every curve in her body. Idagdag pa ang black stiletto heels sa suot niya. Hindi rin makapal ang daytime makeup niya. Nakalugay hanggang balikat ng buhok at hinati sa gitna ang mahaba niyang bangs. Isa sa magaling na gawa niya ay ang magpalagay ng bangs. Mahirap pala itong i-maintain. Wala na siyang balak na putulin ang bangs niya kaya hinayaan na niya lamang itong humaba. She looked hot and expensive. Yun ang sinabi ni Hannah. Hindi siya mukhang gold digger. Nang bumukas ng elevator, ay nakisiksika na siya papasok sa loob. Ayaw niyang malate. She wants to make a good impression. Nang nasa loob na siya ng elevator, ay saka pa lamang niya napansin ang ibang babaeng kasabay niya. Alam niyang pareho sila nang pupuntahan ng mga ito. They're also applying as Olivier's wife. Napansin niya rin na wala ang suot niya kumpara sa suot ng mga ito. Malayo ang suot niya sa mga suot ng mga babaeng ito. Sky-high heels, short dresses, and makeup galore. Parang pupunta sa isang party ang mga ito. Kinabahan tuloy siya. Umikit siya at pilit na pinakalma ang sarili. Napahawak siya ng mahigpit sa dala niyang black leather bag. Hindi siya magpapatalo sa mga babaeng kasabay niya. Napailing siya. Ano ba iniisip niya? Wala siyang planong maging asawa ni Olivier. Nandito siya para sumubok. Hindi siya makikipagkumpetensya sa mga babaeng ito. Huminto ang elevator sa 21st floor at isa-isang nagsilabasan ang mga babaeng kasabay niya. Nang makalabas na ang mga ito, ay umusog siya malapit sa controls ng elevator. Kumapit siya sa hawakan. Nang sumara ang pintuan ng elevator ay nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang at mag-isa na siya sa loob. Nang muling gumalaw paakyat ang elevator ay napatitig siya sa mga buttons. Nakailaw ang number 5. Napaisip siya. Kumunot ang noo niya. Anong floor nga ba dapat niyang puntahan? Shit. Malakas ni Mura nang ma-realize na dapat pala ay sa 21st floor siya bumaba. Mabilis siyang lumapit sa controls ng elevator. Sabay niyang pinindot ang 21 at ang close button.
Naalala niya ang mga kasamahan niya dati. Ganoon daw ang ginagawa nila kapag lumagpas ang elevator sa floor na dapat nilang babaan. "Please, please, please," ang sabi niya habang nakapindot pa rin. Sa dami ng mga babaeng nakasaba niya kanina, ay baka abutan siya ng hapon sa pag-a-apply. "Bakit ka kasi tatanga-tanga, Harriet?" Napatigil siya nang biglang huminto ang elevator. Napako siya sa kanyang kinatatayuan. Muli siyang kinabahan. Napatingin siya sa mga buttons. Nakailaw pa rin ang 25. Tiningnan niya ang floor location indicator ng elevator. Blanco ito. Walang nakalagay doon kahit hindi niya alam kung anong floor na siya. Lalo siyang kinabahan. "Hindi," mahina niyang sabi. She's stuck in the elevator. Alone. Naalala niya ang mga narinig niya elevator accidents na ikinuwento ng mga kasamahan niya dati sa opisina. Bigla na lang daw titigil ang elevator pagkatapos ay mabilis na itong babagsak. Shit, 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 shit. Walang tigil niyang mura. Nagiging marumi ang bunganga niya kapag kinakabahan siya. Lumapit siya sa controls ng elevator at pinindot ng pinindot ang open button. Nang wala pa rin nangyari ay nataranta na siya. Sa takot ay pinaghahampas niya ang mga button sa loob ng elevator. Kung ano-ano na ang pumasok sa isipan niya. Ayaw niyang mamatay. Hindi sa ganitong paraan. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Isang babae, mag-a-apply sana bilang asawa ni Olivier Jean Laferrante, namatay sa loob ng elevator. Nakakahiya. Shit. No, no. Sigaw niya habang pinaghahampas ang mga buttons ng elevator. Excuse me? Napatigil siya. Nalaki ang mga mata niya nang marinig ang boses ng isang lalaki. Hindi ba't mag-isa lang siya sa loob ng elevator? Totoo ba ang narinig niya? Bumilis ang tibok ng puso niya. Parang hihimatayin siya. Hindi kaya, baka namulto sa... Nilakasan niya ang loob at nilimon ang pinanggagalingan ng boses. Oh shit. Mahina niyang sabi. Naisip niya na sana ay multo na lang ang nakita niya. He's there, standing tall at the very back of the elevator. He's wearing a business office attire, suit and tie. Nilakbay ang mga mata ni Harry, from his shiny black leather shoes to his wide chest, square shoulders, chiseled jawline, and very dark eyes. Mga matang seryosong nakatitig sa kanya. Hindi ba ito si... Napatigil siya. Ang alam niya ay may pilat sa gitna ng kanang kilay si Olivier. Kumpleto naman ang kilay ng harap niya. Isa lang ang ibig sabihin ito. She's looking at the devil himself. Nikolai Dean Laferrante, ang kakambal ni Olivier. Lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam ang gagawin. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya na muli ito magsalita. Gusto mo bang sirain ang elevator ko? End of chapter 1.